dito sa kampanyang ito, dito sa darating na halalan. At kapag po natin ay pagpatuloy, ipagpatuloy natin itong ating hangarin na ipinaglaban ang ating hangarin ng pagkakaisa, tayo ay hindi lamang babalik sa dati. Hindi lamang natin sasabihin, bumalik tayo sa dati ng bago ng pandemya. Tayo po ay sisikat muli at tayo ay makakaharap sa buong mundo. At isisigaw natin sa buong mundo, ako ay Pilipino. Taas mo kahit kanino. Atin pong palapakan ang pag-asa ng bayan. Sabay-sabay tayong sumigaw. BBM! 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 Palapakan po natin ang magiging Pangulo, Bongbong Marcos! Kailangan ay tayo'y magkaisa ulit. Dahil naman,
kahit sinong pinakamagaling, pinakamagaling na magtatrabaho, pinakamagaling na pinakamasipag, at pinakamahusay at pinakamabait, kung siya'y nag-iisa lamang, kakaunti lang po ang magagawa niya. Kaya, dito, sa, dito po sa pinagdadaanan nating pandemya, naramdaman po ng bawat isang Pilipino ang krisis ng pandemya. Kaya naman po, masasabi natin, ang bawat Pilipino ay nanghangailangan ng tulong. At sino pa ang magbibigay sa, ng tulong sa isang Pilipino kung hindi ang kanyang kapwang Pilipino rin. At ang tambalang Duterte Marcos ay isang napakahalagang simbolo. Dahil po, kung ang isang taong galing sa pinakatuktok ng Pilipinas sa Norte at ang isang nanggagaling sa Davao, sa Mindanao ay kayang magsama magsaming puwersa, ay sa palagay ko naman ang buong Pilipinas ay kaya natin ipagkaisa. Sabi na ako itatakbo bilang pangulo para sa ng Pilipinas. Ito ang aking panawagan sa ating mga kababayan ay simulan natin ang pagkikilos ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. At sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan, ay kami ni Inday Sara ay umiikot sa buong Pilipinas at tuloy-tuloy namin inisinisigaw ang aming layunin para sa Pilipinas. Tuloy-tuloy namin ipinapalaman ang aming advokasya para sa Pilipinas, ang pagkakaisa. At sa panung simula po ay sumasagot naman po ang ating mga kababayan, ngunit ang umpisa lang ay parang bulong-bulong lang ang aming naririnig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, lumalakas ang tinig, lumalakas ang sigaw ng ating mga kababayan. At ngayon, pagpatuloy natin itong nasimulaan nating pagkikilos, patay. Dahil maririnig din natin ang sigaw ng bawat Pilipino kasama ako sa pagkakaisa. Kasama ako sa pagbabago. Kasama ako sa pag-uunlad at pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Dahil sa akin nakikita, itong pagkakaisa ang siyang tanging paraan na ating kailangan, ating kailangan makamta upang tayo ay makaharap muli sa ating mga problema na dala hindi lamang ng pandemya, kung hindi lahat ng problema ang haharapin ng Pilipino at ng Pilipinas. Kaya po, ipagpatuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa ng ating nasimulan. Ipagpatuloy natin pakinggan ang boses ng bawat Pilipino. Alam naman ninyo, ay madaling tanggapin ng Pinoy ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil nasa ugali na ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Tayo po ay nagmamahal sa kapwa Pilipino. Tayo po ay makabayanihan. Na kapag nakikita na may nangangailangan ng tulong, ang Pilipino ay magbibigay ng tulong. Kapag nakakita ng isang Pilipino na kapwa-Pilipino niyang naghihirap, ay ibibigay ang kamay niya upang mabigyan ng konting ginhawa ang ating mga. Kaya kumalakas po ang
sigaw ng pagkakaisa dito sa kampanyang ito, dito sa darating na halalan. At kapag po natin ay pagpatuloy, ipagpatuloy natin itong ating hangarin na ipinaglaban ang ating hangarin ng pagkakaisa, tayo ay hindi lamang babalik sa dati. Hindi lamang natin sasabihin, bumalik tayo sa dati ng bago ng pandemya. Tayo po ay sisikat muli at tayo ay makakaharap sa buong mundo. At isisigaw natin sa buong mundo, ako ay Pilipino. Taas mo kahit kanino. Dito sa ating kilusan ng pagkakaisa na ating nasimulan dito. At kapag nakita na natin na tayo ang nagtagumpay at ang aking pinag-uusapan ng tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay, ang tagumpay na nagpagkakaisa at ang sambayan ng Pilipino, kapag po ito ay naipagpatuloy natin at lahat po ng Pilipino ay nabalik na sa trabaho, nakapera uli sa bulsa, na ipapakain muli ang kanilang mga pamilya, na ipag-aaral ulit ang kanilang mga anak. Makikita po natin na magiging totoo ang ating sinisigaw ngayon na sama-sama tayo magbangon muli. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang Malolos, mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang Pilipinas! 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 Sa punto pong ito,